Hi guys! Samahan niyo ako ngayon dito na naman ako sa aking YouTube channel. Mananahi ako ngayon dahil di ako sa trabaho. Manahi muna ako ng punda ng unan. Ayun. Gugupitin ko muna yung tatahiin kong punda ng unan. Gagawin ko para mas hindi ako mahirapan. Diyan ka muna. Ito pa siya. Gaganyan ko. Yan. O, para siya. Yan. Ganyan. Titiklipin ko lang pa ganito. At ang haba nito ay 30 by 20. Yan. Yan. Tapos dito sa kabila, 20. Yan. 30 by 20. Tapos, mag-ana ko ngayon ng yung aking makina ito. Mamag ko muna siya. Ayan. Mamag ko siya. Nililipit po ito kasi pinapakialaman ng aming baby dito sa bahay. Si Kai. Baka takot ako. Baka matahig yung kamay niya. Kaya, tapos na akong manahe. Nililipit ko. Ayan. Ano nga siya dito? Ito. Aking makina. Tapos, ngayon, gagawin ko, yan. Lagi dyan para kita niyo na nahi ako dito. Gagawin ko ngayon. Ano po muna siya, titiklupan po yung dulo niya para hindi siya mag kala ko natanggal yung sinulid. Mahirap maglagay ng sinulid dito sa kanyang karayom eh. Titiklapan ko muna yung kanyang dulo. Ayan. Sa mga gilid niya para hindi matastas yung aking punda. Para matibay. Ayan.
Yung iba nito ay ipapadala ko sa aking nanay. Kasi hindi na siya makatahi ng kanyang punda doon dahil matanda na si nanay ko. Samahan niya ako dito sa aking pananahit. Patungan. Yung sa kabilang dulo rin. Ito. Titiklopan ko siya bawat dulo, magkabilang dulo ng half inches. Ayan, half inch. Para hindi siya matastas yung tela niya. Ayan. Diyan yung mga kamisita na hindi na ginagamit, pwede niyong pagdugtong-dugtongin at gawing punda ng unan, di ba? Pag yung ano, makatipid pa kayo. Mas maganda yung sariling ano niya, sariling gawa. Kaya kagaya ko, hindi ako bumibili ng punda ng unan, magtatahi lang ako ng punda. Titiklipin ko pa ganyan. Para ba yung sobre? Kasi yung minsan yung mga bata pag natutulog, malilikot, natatanggal ang pagising sa umaga, natanggal na yung punda ng unan. Ito, hindi siya matatanggal kasi para siyang sobre. May ipapasok mo yung unan dito. Ayan. Tama yung haba niya. Ah, 26 lang. Kailangan 30 yung. Gusto ko kasi malaking unan.
dito. Ayan. Ano ko muna siya sa sapatos ko kung tama yung kanyang haba. Ayan, le. Ito siya, 30. Ayan. Lagyan ko siya ng pardibli sa kabila lang para hindi siya matanggal yung ano niya. Kabilang dulo. Ayan ko na siya. Yun, ikot na naman kita dito. Dito na naman ako, mananahe. Ayan. Sa kabila. Ayan. Tapos ko yung aking pardibli. Baka tamaan ng karayom. Mahira. Ingat din kayo sa pagtatahi. Kasi minsan pag naputol yung karayom, baka tumalsik sa ating mata na pag mahirap na. Kaya ingat din. Habang kayo nanahi, ingat. Simple lang itong ginagawa kong punta. Kasi para tipid sa tela ko. So, pag maraming ano sa gilid niya, gawa ka ng mga siring-siring, ayan. Pagkasi sa tela, kaya tipid lang ito. Simple yung unang ano lang po na yung gagawin ko. Sabi ko na ulit yung aspli, yung ano aspli, at ano ba ito, pardon mo? Ayan. Ito na yun. Ayan. Punda. Ayan. Tapos, balik-tarin ko na siya. Kung
Ano, ayusin ko muna at lalagyan ko pa siya ng ano to, lalagyan ko ng list at ano niyan sa gilid. Para may konting design siya makaano din. Na. Ito yung aking ano, ito yung lace ko, yan lalagyan ko siya ng sa gilid para may doble siyang tahi, hindi kagad matastas kahit labahan mo diyan, kusutin mo, ala washing machine mo, hindi kagad siya matatastas yung ano niya, para magdoble. Doblehin ko yung tahi sa gilid, lalagyan ko na rin itong lace, ayan. Tutulin ko lang sila ulit niya para walang nakikita ang ano dyan, mga nakalabit na sinulid. Ano ko nag nanghi, ayan. 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 Kailangan ko siyang balikat
tinatahi kong punda. Ayan. Tayo papakita ko mamaya sa inyo, ilalagay ko sa... Ipicturean ko siya. Ayun, ito na. Tapos na yung aking tinahing punda. Lalagyan ko ngayon ng ito, lalagyan ko ng lalagyan ko na ng ulam. Ayan. Ito, nilagyan ko siya ng ano, yung kanyang ano, parang sobre. Papasok mo lang siya ng ganun, no? Mayroon. Ito ngayon, no? Hindi nakikita yung unan sa loob, ayan. Tsaka pag kahit malikot yung mga anak nyo, hindi siya, hindi lalabas dito sa kabilang gilid yung ano, kasi sarado siya magkabilaan. Ito. Dito mo lang siya ipapasok yung unan, ayan. Ito, may bulsa siya di, ano, dito siya. Yung parang sobre, papasok mo lang siya ganun. Kaya, nilagyan siya ng, yun, naka-overlap siya, ayan. Para, ito na yung ating unan. Ayan. Kasi, medyo malaki siya dahil hindi pa nalabhan. Kasi, karamihan ng mga tela na cotton, pag nilabhan mo, tapos din layer mo lumiliit. Kaya, ilagyan ko siya ng allowance. Ayan. Sige na guys. I-ano lang yung aking subscribe nyo lang. Like and share. Salamat po. Sali na kayo sa aking channel. Bye bye. See you next time.